nalang graduation na pagkatapos ng maraming sakripisyo. O nga pala, Fidel. Sa ring hap natin, kaya na mabibigay ang bull ring mo. Oh, kinakausap ka eh. Ano na naman ba iniisip mo? Hindi na ako makakatagal dito, Lito. Baka hindi ko naabutin ang graduation. Ano sinabi mo? Konting panahon na lang, di mo pa mapagtiyagaan? Mahirap lunukin ang pagkaing hindi mo gusto. Alam niyo naman ang dahilan kung bakit ako nandito, di ba? Namatay ang papa mo, umaasa magiging sundalo ka rin katulad niya. Pati ba pangarap niya, papatayin mo na rin? Huwag niyo nga akong konsensyahin. Bahala na. The reason why I summoned you to my office is because I know that you are the closest friends of Cadet Alves. Do you have any idea why Cadet Alves did not return after his weekend privilege? Sir, what I know is that since the death of the father of Cadet Alves, he's been experiencing low morale. As a result, his academics have suffered. How about you, Cadet Tabliso? Do you have any idea? What Cadet Madarangas told you, sir, is the correct statement, sir. Regardless of the reasons, as a result of his actions, we are dropping him from the roster. Mm-hmm. Si Lito na naman ang sinusulatan mo, no? Naku, ewan ko ba sa'yo, Pasita? Sa dinami-dami naman ang nanliligaw sa'yo, sundalo pang nagustuhan mo. Nay, hindi ho sundalo si Lito. Kadete pa lang ho. Eh ano pa ba naman ang kauuwian nun kung hindi sundalo? Alam mo ba yung mga sundalo, kahit saan madistino yan, may asawa. Katulad na lang yung kumari ko. Nung mamatay yung asawa niyang sundalo sa inkwentro, aba apat-apat na byuda ang umiiyak sa libing. Nay, hindi naman ho siguro. Hindi naman lahat ng lalaki pare-pareho eh. Ba naman kung siguro sa kanila si Lito? Puro ka siguro, siguro. Wala namang sigurado. E tignan mo nga yan si Pojo, ang laki-laki na. Hanggang ngayon, hindi pa kayo nagpapakasal. Habang buhay kang kirida, Pasita, tandaan mo yan. Nay, napag-usapan na ho namin ni Lito yan. Oras daw ho na nakatapos siya ng pag-aaral sa PMA, magpapakasal na daw ho kami. Eh, hindi naman yun ang ibig kong sabihin eh. Maski magpakasal kayo niyan, number two ka pa rin. Dahil alam mo ba, yung mga sundalo, ang number one sa kanila, ang kanilang profesyon. Nako, bahala ka na nga sa buhay mo. Magpakamartir ka kung gusto mo magpakamartir. Wizard! And I, by the authority of the Church, calling on all those here present as witnesses, hereby confirm and bless the bond of marriage which you have contracted, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. I now pronounce you as man and wife. You may now kiss the bride. Thank you. If I may be so bold, may I kiss the bride, Lieutenant? Thank you, Ben. Dali lang, ha? Thank you, ha? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ma. Papa. Oh, mauna na kayo sa reception. Daddy! Thank you, pa. Kiss, Mommy. Daddy. The bride! Bulon! Bakit ayaw niyo magsalita? Bakit hindi nyo sabihin sa akin kung ano talagang binabalak ninyo? Kung gusto nyo bumukod, nasa sa inyo yun. Kanya naman talagang papel ng mga magulang eh. Tapos mong palakihin at magsipag-asawa,
Iiwanan ka na lang bigla. Please pass the rice. Thank you. Bakit ba ayaw niyo magsisagot? Ikaw, Lito. Ikaw ang lalaki. Ikaw magdadala ng pamilya mo. Natural, ikaw ang susundin ng anak ko. Please pass the beef. Bakit ba parang wala akong kausap dito? Puro pass the rice. Pass the beef. Niloloko niyo ba ako? Nay, hindi ho. Ganyan lang ho talaga ang mga kadete. Hindi ho sila nagsasalita kapag kumakain. Bakit? Kadete ka na rin ba? Lola, please pass the beef. Nako! Pag hindi ka naman natuyuan, oh! Peste! Nay, Nay, huwag na naman ho kayong magalit sa amin. Ang totoo nga ho niyan, humahanap lang ho kami ng tiyempo para nga ho sabihin sa inyo. Kung pwede ho sana dito na muna ho kami titira. Total, palagi naman ho nasa destino si Lito eh. Nay. Eh, yun naman pala eh. Mahirap bang sabihin yun? Nay, nanay ko talaga, oh. Pagbilog ng buwan, bilog patitiyan. Pagbilog ng buwan, bilog patitiyan. Sir, si Colonel Diaz. Nasa loob po. Samahan ko na kayo. Pare, mauna ka na. Morning. Come in. Sir, permission to enter, sir. Tuloy ka. Tiniente Madarang reporting as ordered, sir. Take your seat. Thank you. Carry on, Tolentino. We've been informed by Camp Aquino that you'll be assigned here. Excited ka ba? Yes, sir. Alam ko itong first assignment mo sa field. Siguro naman eh, alam mo ng sitwasyon dito. Bukod sa itunoy at ang pinakamainit ng frontline ng MPA, meron pang mas masahalang problema dito. Ano yun, sir? Mga sindikatong kriminal na walang sinasanto, kundi pera. Mga smuggler ang tinutukoy ko. At ang kanilang pinakamalaking grupo dito ay maabot na hanggang Region 2 ang kanilang operations. Mga big-time operator pala, sir. Kaya siguro malakas sa loob dahil may connection. No doubt about that. Pero public servant tayo. Katungkulan natin ipatupad ang batas kahit sino pa sila. Maasahan po ninyo, sir. Sir, coffee nyo. Coffee. Thank you. Niyayante. Salamat. Oh, by the way, I want you to be Sergeant Bernardo here. I'm assigning him to be your first sergeant. Sarge. Sir. Sir, may isang oras na rin tayo naghihintay, ah. Baka mali ang tip. Baka hindi na sila dito dadaan. Magtsaga pa tayo. Baka naatraso lang yun. Sir, nandiyan na sila. Thank you.
rin! Taas ang kamay! Kayo! Imported spare parts to, ah. Papeles nyo. Wala. Custom permit. Wala. Tiniente, nagpapagod ka lang. Bukas makalawa, ilalabas din namin ang mga epektos na yan. Por favor, Tiniente, habang nasa inyo ang truck namin, pakilinis mo naman. O sige. At yung mukha mong gagawin kong basahan. Sige! Dali sila! Sinong humuli sa inyo? Hindi ko po kilala, boss. Mukhang bagong assign lang dito. Bago nga siguro. Hindi pa natitimbriyan ni Gob. Manuel! Boss! Boss! Punta mo si attorney. Kailangan ka mo, mailabas ang kargamento natin. Kilalanin nyo kung sino ang arresting officer, para mabigyan natin ang leksyon. Sir, hindi ba ako kayo makatulog? Nabalitaan ko yung nangyari sa inyo kanina. Sinabi sa akin ni Tolentino. Talagang ganoon, sir. Ganyan-ganyan din ako nung una ako makapatay. Nakukonsensya ako, Tiber. Sa target practice, natutuwa ako tuwing nakakabulsay ako. Iba pa lang aktwal. Kapag hindi ng papel ang binabaril. Pakiramdam ko isa na rin akong pakaraniwang kriminal. Tulad nila. Sir, malaki naman hong kaibahan nun eh. Ang kriminal, o, pag pumapatay, parang pansarili ng dahilan. Samantalang kayo, pumatay kayo para pairalin ng batas. Sir, kung hindi nyo naunahan yung tango yun, abay, baka hindi na tayo nag-uusap ngayon. Baka pinaglalamayan na kayo. Siya nga pala, nakabihis tayo, di ba? Napag-usapan nung tropa na bumaba ng bayan at mag-happy-happy. Gusto sana namin kaimbitahan eh. Sa ibang araw na lang, Tiber. Sir, sumama na kayo para makalimutan nyo yan. Pagbigyan nyo na ako, sir. Birthday ko ngayon eh. Happy birthday to you! Ubusin natin ang lahat ng beer dito! Para sa ikatlong birthday ni Tiber sa taong ito. Yes! Sa isa limit! Bottoms up! Happy birthday! Salamat, Mga kasama, hindi ako makakasabay sa inyo. Hanggang dalawang beer lang ako eh. Huwag kang mag-alala. Kapag nalising ka, ako maghahatid sa iyo. Beer! Ano ka ba? Tama na, huwag mo na pangulan! Sa akin, ito mo ngayon! Mabuti pa ngayon. Miss, Chit! Akala ko ba ubusin niyo yung beer? Ayan, ubusin niyo! Marami ka nang nainom, pare, ah. Lasing ka na. Gulo ba hanap mo?
Baka gusto mo, pasukain kita. Buti na lang, sir. May dala kayong kargada. Kundi, naku. Buti na lang. Eh, Peggy, isa lang pala ito eh. Yun lang, sir. Napatakli sila. Sir. Umuwi na tayo. Masama ang pakiramdam ko eh. Hindi, tuloy natin to. Hindi na pwede. Naglulugaw na eh. Tiber, kailangan tuloy natin. Hindi pa tapos ang birthday mo. Happy birthday mo pa eh! Happy! Oh, bye! Ito lang! Ate, yung katay mo lamin dito! Kaya siya. Eto na ako. Kaya sa limit! Tuloy! Happy birthday to you! Akala ko hindi talaga papatulan ni sir. Eh, pinatulo tayo eh. Pero bilib ako kayo, sir. Lahat na suntokin, bagsak sila lahat. Ako, titihira ko isa. Eh, pero tinumahan din ako. Tinumahan din pasa. Oo nga. Ah, magandang umaga ho. Teka. Ako on duty ngayon. Magandang umaga rin ho naman. Ano ang kailangan nila? Saan ko ba pwedeng makita si Tiniente Madarang? Siba talaga, ano? Bakit ho? Ako si Mrs. Madarang. Sino raw? Mrs. Madarang. Andaw? Mrs. Madarang. Mrs. Madarang? Wala ba siya dito? Eh, kasi ho, mami. Morning, ma'am. Si sir ho ba ang hanap ninyo? Oo. Nasa kwartas po, natutulog. Eh, sasamahan ko kayo. Ako naman magdadala na, ma'am. Salamat. Dito po tayo, ma'am. Uy, ha? Bakit mo sinasabi kay ma'am na... Ha? Sigurado ka ba na doon si sir? Oo, kagagaling ko lang doon eh. Bakit ba? Patay. Tiniente! 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 Sino ba yan? Si Tiber, sir! Tiber, natutulog pa ako! May hangover ako dahil sa'yo! Gumising ka, sir! Andyan dyan na si Mrs. Madarang! Si G! Si Mrs. Madarang! Ayan? Oo! Oh, tawagin mo! Magtago ka na! Magtago na kayo! Ba't ako magtatago? Ano ba problema? Ano ba yan? Ang ingi-ingi nyo! Natutulog ang tao eh! Iyan ang problema, sir! Hoy! Ano ginagawa mo rito? Gising na! Gising na! Bakit ba? Natutulog ang tao eh! Bakit ka nandito? Bakit? Hindi mo ba natatandaan? Ako lumuwis sa'yo kagabi dahil lasing na lasing ka. May nangyari? Wala nga eh. Lasing na lasing ka. Pawayin, Diyos! Tama na yung paliwanagan! Nandiyan na ang kalaban! Bakit ba? Magtago ka! Bakit ako magkakatago? Tiber, tago mo! Saan? Tago mo sa bayo! Ano ba? Bakit ko na yung mga damit ko? Tika lang! Ma'am, dito oh. Dito ang kwarto ni sir oh. Ma'am, ising na po yata. Sige po, kayo na pong bahala dyan. Oo, salamat ha. Sige po. Oo, salamat. Lito? Dito. Dito. Hi. Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Hindi ka ba masaya dumating ako? Masaya nga, eh. Nabigla lang ako, eh. Hindi ka man lang sumulat na darating ka. May kasama ka ba? Wala. Eh, bakit parang may tao dun sa loob? Si Sargento. Sargento? Wala si Sargento. Kung sino ka man nandiyan sa loob, buksan mo tong pintuan! Ay, nalaglag. Bakit to? Ako si Mrs. Madarang. Bakit dito ka naliligo? Eh, wala akong tubig dun sa amin, kaya nakiusap na ako kay Tiniente dito na maligo.
Ma'am, giniginom na ho ako. Sasarang ko na ho ang pinto, ho. Ma'am. Sige. Salamat, ho. Salamat, tiniente. Sige, Tiber. Pari nila, labas na. Sarap ng upakan, eh. Morning, sir. Morning, sir. Good morning. Teka, saan dadalhin yung container? Ilalabas namin, tiniente. Under whose authority? Attorney, ikaw na magpaliwanag sa magiting na tiniente. Ito ang mga papeles na nagpapatunay na legal ang mga kargamentong yan. At hawak din namin ang release order na pirmado ng opisyal mo. Gusto mong basahin? O, naniwala ka na sa akin, tiniente. Mahirap kaming kalaban. Para makilala mo, kung sino binabangga, magpa-file kami ng counter charge for harassment, illegal search and seizure, and human rights violation. Para umikot ang tumbong mo! Kuha mo. Yun kami, tiniente. Anong nangyari? Sino yung mga taong yun? Mamaya ako nalang sasabihin sa'yo. Permission to speak, sir. Yes, what is it? Sir, bakit kayo pumayag na ilabas nila mga kargamento? Nasisiguro kong peke mga papeles nila. Mahirap patunayan ang sinasabi mo, Lito. Peke o hindi, wala din magagawa. Nakatanggap tayo ng court order instructing us to release the cargo. Sir, pagkatapos namin itaya ang buhay namin, ganito na lang, sir. Sinabi ko na sa iyo, Lito, we are mere public servants. At kahit mga sundalo tayo, may nakakataas pa rin sa atin na dapat sundin natin. May mga oras na dapat ipikit natin ang ating mga mata. Lunukin ang mga bagay na hindi natin gusto. Nakikita kong sarili ko sa iyo, Lito. Alam kong mahal mo ang profesyong napili mo. Pero huwag mong gawing dahilan ang nangyaring ito para masiraan ka ng loob. Keep up the good work. Yes, sir. Marami palang magagandang lugar dito. Masarap ang simoy ng hangin, tahimik. Oh, bakit wala kang kibutsan? Hindi mo pa rin ba makalimutan yung nangyari kanina? Iniisip ko kasi kung paano nila napalabas na legal ang kargamentong yun. Kung walang malakas na taong nakialam, na pati husgado kaya nilang paikutin. Pero hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikilala ang mga taong pinagmamalaki nila. Eh bakit kasi hindi ka pa magpalipat ng ibang lugar? At saka isa pa, natatakot ako sa banta nila sa'yo. Wala akong dapat katakot sa kanila. Dahil ang kinakatawan ko yung batas. Kapag pinalagpas ko pa, baka wala nang lumaban sa kanila. Nampisaan ko na rin lang, Chi. Kailangan tapusin ko na. Pati Ber, huwag mo pababayaan ang sir mo, ha? Pag may nangyari kay Lito, tatalupang kita ng buhay. Yes, ma'am. Mag-iingat ka sana, Lito. Dahil higit sa lahat, nandiyan si Chi.
Yes, si Tiniente Madarang. Yan ang sumakoti sa amin. Tiniente! Napagpasensya ko ang ginawa mo sa akin noong nakaraan. Dahil siguro sa hindi mo pa ako kilala. Kilala kita! Ikaw yung pader at pinagmamalaki ng mga aso mo! Ganun naman pala eh! Ano pang hinihintay mo? Ang mabuti pa, bumalik na kayo sa kampo. Parang wala kayo nakita. Eh, ako nandito, Piloso! Dahil gusto kong subukan kung talagang hindi kayang butasin ang bahala ng dibdib mo! Congratulations, Madarang. For a job well done. Thank you, sir. Ano to, sir? I have your orders. Kailan bumalik na Manila for your schooling. In anticipation for your promotion for First Lieutenant. Oh, di ka ba natutuwa? Natutuwa, sir. Pero sa tingin ko, hindi pa tapos ang laban. Sanga pa lang ang napuputol natin. Kailangan bunutin pati ugat. Alam ko magandang hangarin mo. At magiging malaking kawalan ka. Pero hindi pa sa kabutihan mo at sa kinabukasan ng iyong karir. Pero huwag kang mag-alala. Ipilitin namin tapusin ang sinimulan mo. Good luck, Lito. Thank you, sir.
a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, that nobody can deny. Yeah! Sir, pinakikiusap ng mga bata. Ano yun? Kung sakali yung ma-assign kayo sa ibang lugar, pwede ko. Kung pwede, kung maaari kong i-request nyong magkasama-sama tayo muli. Oo nga naman, sir. Idol eh. Yung sir, ha? Sama kami. Mga kapatid, Tiber, ikinalulungkot kong sabihin sa inyo. Ano yun, sir? Ano yun, sir? Sa ayaw at sa gusto ninyo, talagang sasama ko kayo. Yeah! Oh! Pare, magkano? Ayan ang metro, hindi nyo ba nakikita? 45. 45? Eh, lapit-lapit lang ng terminal. Traffic eh! Huwag mo sabihin, dinadaya kita. Hindi naman, pare. May kabilisan lang yung metro mo. Hoy! Parehas ang metro ko, ha? Palibasa kayo mga taga-probinsya, bihira lang kayo sumakay ng taxi, kaya hindi nyo alam. 28 lang ang binabayad ko dati. Hindi pwede yun. 45 na sa metro eh. Kaya 45 rin babayaran mo. Kala mo, gugulangan mo ako, ha? Sige, sige. Huh? Ano? Sira ho itong metro nito. Matagal ko na sinasabi sa may-ari na paggawa eh. Pati nga ho yung mga customer nagre-reklamo. Buti na lang pati kayo napansin nyo. Kung ano na binabayad nyo, yun na lang, boss. Oh, 230. Ito yung supli nyo. Hindi, sige, sige na. Salamat, boss. Buti na lang, napansin nyo. Malapit na yan. Bakit hindi ka man lang sumulat sa akin na darating ka ngayon? Gusto kita sorpresahin eh. Thank you, ha? Alika, alika na sa loob. Nay? Nay! Andito po si Lito. Ah, kumusta na kayo, Nay? Eto, buhay pa. Mabuti naman na taisipan mo pang umuwi. Eh, dinadalaw ko naman ho kayo, ha? Achi, si Pojo. Ayan dyan. Pojo! Pojo! Dali, andito, daddy mo. Good morning, soldier. Tiga. Dad, may pasalubong ba ako? Siyempre, meron. Namiss kita. Nay, magbibihis lang ako sandali. Sige. Dalika. O, bakit bigla kang umuwi? Eh, nakatanggap ako ng order. Pinagre-report ako para sa schooling. The subject that I'm going to discuss with you now is about military leadership. Leadership is generally defined as the art of influencing others in order to accomplish an assigned task or a mission. The 11 principles are as follows. 1. Know yourself and seek help for improvement. 2. Be technically and tactically proficient. Ayusin mo. Oh, ba't kayong gumagawa niyan?
Alam niyo naman na noong pa ako na nagsisign ng sapatos ko. Eh, gusto namin, kaya ginagawa namin. Saka ano namang masama doon? Anak mo naman siya, asawa mo naman ako. Eh, kung pwede nga lang eh, ako maglalaban ng mga damit mo. Ako magluluto ng mga kakainin mo. Kaya nga lang, hindi pwede dahil palagi ka nasa destino. Kaya sinasamantala na namin, di ba? Daddy, tama na po ba ang kitablit ng sapatos mo? Sobra-sobra na. Chi, darating din ang araw na hinihiling mo. Pero baka magsawa ka. Baka hindi ka tumagal sa hirap. Hindi mangyayari yon dahil mahal na mahal ka namin. The Inspector General is the personal staff of the unit commander. As the management tool of the command, he acquires input and enforces upon matters pertaining to the performance of the unit mission. Masaya ng anak mo, no? Daddy, Mommy! Oh, oh! Daddy! Mami mo, oh. Ayun, ayun, Mami mo. Mami! Mami! Oh, oh. Mami! Bye. Ang sarap dito, Mami! Ang sarap dito! Mami! Ang sangko! Lito! Lito, Mami! Ang anak ko! Lito ka lang! Ang pogi-pogin to paglaki. Tisoy. Kamukha nung ama. Ibig mong sabihin, wala man lang nakuha sa akin? Teka, hindi pa ako tapos eh. Pero yung mata, kamukha ng mata mo. Ang bibig, kuha sa'yo. At ang ilong, mana sa'yo. Akala ko ba kamukha mo? Lalaki! Uy! Sir, eto na pong baby niyo. Uy! Kamukha ko, oh, anak. Nakita mo? Sabi ko sa'yo, pogi. Lalaki nga? Oo. Pursuant to the provision of Section 6, Republic Act 291, as amended, you are now First Lieutenant Aniceto Madarang. Congratulations. Thank you, sir. Tito, may regalo ko sa'yo. Make us proud. I'll do my best, sir. By the way, father and son promotion nga pala yun. First Lieutenant Lito Madarang and Little First Lieutenant Madarang Jr.? Pajo, sir. Hindi Jr. Pajo. I'm sorry. I stand corrected. Little Lieutenant Pajo Madarang. At saan namang branch of service mo gustong ma-assign? Army, sir. Dito. Magaling ko anak mo, ah. Pinili niya ang pinakamagaling na branch of service. Ah, sir, may request sana ako. Sa next assignment ko, pwede ko ba isama ang dati kong grupo? Request granted. Thank you, sir. Good luck. Sakaling gabayaw. Thank you.
If you have heard about Mindanao, you should know of Kalinga Apayao. But let me brief you about some details. Marami sa mga kadre ng NPA dito ay mga Kalinga at katutubong pamilya. Pero hindi lahat ay komunista ang ideolohiya. Ang kanilang ipinaglalaban ay ang kanilang katutubong pamumuhay. Anong ibig niyo sabihin, sir? Tulad ng issue ng Chico River Dam, yan ang isa sa mga dahilan kung bakit dumami ang bilang ng mga rebelde. Pero hanggang ngayon ba, sir, hindi pa nila naiintindihan na mas makakabuti sa karamihan kung naitayo nila ang dam na yun? Mas makabubuti. Pero para sa kanila, ito'y makakasama. Dahil lulubog ang mga lupang minana pa nila sa kanilang mga ninuno. At ito pinakamalaking issue sa mga taga-Kapatagan. Lalo na nung mapatay sa Bugnay si Makling Dulag, ang kinikilalang leader ng mga katutubo. Yan ang ginamit na instrumento ng kabilang panig upang makuha ang simpatya ng mga tao. Well, kung ganun, sir, hindi lang military solution ang kailangan. Capturing the hearts and mind, yan ang pinakabuod ng ating strategy dito, Lieutenant. Habang kinakalaban natin ang mga rebelde, kailangan makuha natin ang puso at pagtitiwala ng mga mamamayan. Hindi problemang gawin yun, sir. Ang mahirap alamin kung sino at alin ang mga kalaban natin at kung sino mga ordinaryong mamamayan. Baka makatulong ito. Ito ang file photos ng mga commander na namumuno sa regyong ito. Nakuha ng mga deep penetration agents natin. Scaroli. Kating. Kajimi. Commander Fidel. Sige, pasok na kayo. Sir. Tibet. Sir! Nakakala namin, sir. Oh. Nakakalimutan mo na kami. Nangako naman ako sa inyo, di ba? Sir, kamusta naman ang mga bisita natin dito? Natutulog. Banyo. Sir. Anong problema niya, Banyo? Di ba niya naamoy, sir? Bakit? May ipot. Anong may ipot? Sa ulo. Inaliwa na ang asawa, sir. Alam ko ang pinakamalaking problema niyo sa lugar na ito ay illegal lager. Kaya kami narito
ay gusto kong magtulungan tayo. Magtulungan? Ilang beses namin naririnig yan? Ang gobyerno ay naging bingi na sa aming mga karaingan. Pagdating ng tag-ulan, dumulubog pa rin ang baryong ito dahil sa pagkapanot ng kabundukan. Nasisira ang aming pananim at tirahan at nalululund ang mga hayop na aming ginagamit sa aming paghahanap buhay. Iyan ding mga illegal loggers. Ang problema naming mga taga-mataas na lupa. Noon, bago sila dumating, namumuhay kami ng tahimik. Ngayon, itong mga kabundukan na minanapan namin sa aming mga ninuno, gusto nilang angkinin. Huwag kayong mawala ng pag-asa. May solusyon ang bawat problema. Lahas at pananakot ang ginagamit nila sa amin. Masyado nilang inabuso ang aming kahinaan. Walang ibang solusyon, kundi ang lumaban. Diyan ka nagkakamali. Hanggat maaari, huwag nating gamitin ang dahas bilang kasagutan sa mga problema. Ang kakambal ng baril ay dahas. Bakit meron kanyang tinyente? Hindi ko ginagamit ito para sa pansariling kadahilanan. Hinahawakan at pinapuputok lang ito dahil sa pagtatanggol sa inyo. Oh, hindi totoo yan. Maraming beses na. Bigyan niyo ako ng pagkakataong ilapit kayo sa pamahalaan. Turing niyo ako bilang kaibigan. Bilang kapatid. Bilang anak. Eh, balikan na lang uli, ha? Suke. Doon lang ako. Ayun, no. Ang ganda ng jacket, oh. Gusto mo? Opo. Ali, patingin nga po nun. Pwede may sukat? Opo. Kung bagay na bagay sa'yo to, gusto mo? Oh, ang ganda! Parang sinukat kayo. Huwag! Huwag mong masasin ang anak ko! Itay! Huwag niyo siya ang ikaw na matandang tagabundok, ha? Huwag mong dadali dito sa bayan tapang mo, ha? Walang hiya ka! Ba't niyo pinagtutulungan yung matanda? Eto si Ray. Nasagi lang namin anak niya, binabasis na roon namin. Ang masakit pa niyan, binulutan kami ng gulok niya. Hindi totoo yan. Kami mga tagamata sa lupa, ang isang maliit na bagay ay hindi pinagmumula ng gulo. Taratadong matanda na gusto palabas si Sirong lalik. Ikaw muna. Nandito na nga kami para ayusin to, eh. Ang tapang mo pa rin. Sir, huwag niyo kami pagtulakan. Komo mga otoridad kayo. Para kayong hari kong umasta. Siyempre, may mga baril sa bewang. Kaya matatapang. Para naman kayo nakakalalaki kung magsalita, eh. Kung ito problema nyo, siguro parehas na laban. Sir, papatulan ba yung katarantaduhang yan? Sir, ako na, sir. Okay, makailam. Alam nyo, mga pare, ito matagal ko ng pangarap gawin. Ang mambugbog ng militar. Atas! Atas! Oh, ba't kayo nakikilam? Kala ko ba pare sa laban, mano-mano? Ano pare sa laban? Gulong at tsantsan na inabot na kasama namin, parehas pa laban? Yan ang hirap sa inyong mga militar. Wala kayo sa salita. Marilagat ang pinangangas nyo. Hindi na, Tibel. Pagtatsagaan ko na ito. Nakakaya sa mga tao. Yan ang opisyal. Pasok! Thank you.
Hanggang dyan ka lang pala. Sino ba? Baka gusto niyo rin akong subukan. Hindi ho, sir. Hindi ho. Sige. Kunin niyo na yung kasama niyo. Pasensya ka na sana, kontinyente. Talagang malayo lang ang loob niya sa mga sundalo. Bakit ho? Iba't ibang sundalo na nakatagpo namin. Pero sinisiguro ko sa iyong naiba ka sa kanila. Salamat nga pala sa pagtulong mo sa amin. Wala nga naman. Sir, pwede po ba akong maging sundalo? Oo ba? Bakit hindi? Kung talagang gusto mo, pasalan mo ako sa kampo. Gagawin kita sundalo. Pae ka po, lolo. Bilisan mo ang paglaki. Hoy, ano ba? Nagtatrabaho tayo. Ang pogi-pogi naman ng tingyente niyo. Oo nga, gwapo nga eh. Macho-macho. Ah, yes, yes, lad. Papalapit na sa atin. Hello. Hi. Hello. I'm Mercy. Hi, Mercy. Buko lang yun si Tiniente, oh. Sige, lapitan mo na. Sa isang linggo na kita babalikan. Papakabait ka, ah. Opo. Marami ba nagpapagamot? Opo, sir. Marami nagpapagamot. Oh, Bukol. Sino kasama mo? Si Ate Karina ko po. Asan siya? Ayun po, o. Oh. Ayos? Para sa inyo, tingente. Salamat. Yan, okay! Ayos! Hey, thank you. Si Commander. Nasa loob, nagpapahinga. Sige. Hoy, hoy. Timplan niyo ako ng kape. Sige. Oh, kain niyo. Anong balita sa buba? May bago opisyal sa kampo. Mahusay siya makitungo. At ako kanya ang loob ng masa. Sinong opisyal ang tinutukoy mo, kain niyo? Si Tiniente Madarang, Commander. Lito Madarang. Fidel, kilala mo ba siya? Nung nag-aaral ako sa PMA, nagkaroon ako ng kaklaseng madarang. Baka siya na nga tao sinasabi mo, Fidel. Kung sino man siya, kailangan kumilos na tayo kaagad bago niya makuha ang simpatsya ng mga tao sa kapatagan. Wala tayong dapat ipag-alala. Alam ko mula ang mata ng mga taga-baryo sa pakitang taong ginagawa ng mga militar. Tarzano! Di ba tayo inom? Malamig na. May pera ka ba? Wala eh. Kasusuka mo lang. Inuman na naman. Tsaka kailangan pulutan. Siyempre may laman. Pulutan. Pagkulo kay Alak. Eto. Eto ang pulutan. Eto paborito ko. Ari. O nyan? Hindi para sa ito. Ang katapat niya isang lapad. Para ito kay Lito. Kay Lito. Ano raw? Sino Lito? Sino Lito? Si Lito. Ah, si Lito. Si Sir. Kay Sir to. Sabi ko na ba? Ang hirap. Sinabi ko na ba pare? Ang hirap maging gwapo eh. Sinong gwapo? Hindi naman ako, ba't di ba ako binibigyan ganyan, ha? Mm. Ang kapal mo, ha? Mm. I love you. I hate you. High blood. Makolesterol to, ha? Baliwas mo. Alapad. Lito. Oh, Mercy, good evening. Kumain ka muna. Ako nagluto nito, eh. Di ba paborito mo ang fried chicken? Kompleto na kwarto ni Sir. Bakit? May kama na, may refrigerator pa. Sa tansya mo kaya, Sarge, eh. Katulang kaya ni Sir yun? Hindi naman siguro. Pero habang nagtatagal ka rito, gumaganda talaga lahat ng bagay. Ganon? Siya banyo. Are, nakuhin mo. What? Sige na.
Kung liligaya ka, sana ng iba. Nadahanap ba kayo ng abay? Oh, ikaw naman masyado kang pikon. Binibiro ka lang eh. Hindi ako nakikipagbiruan sa inyo. Kasi napapansin ko parang pumapayat ka. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Mercy, nakikiliti ako. Kasi ako ang tabako, di ba? Kaya matibay sa sakit. Sandali ah. Dumating na yata yung hinihintay ko. Sir! Bakit bukol? Nagugutom na po ako. Pwede po bang kumain? Oo ba? Teka. Lagi mo dito. Yan. Okay. Kain ka ng kain, ha? Usin mo yan. Chi? Dito? Pasensya ka na, hindi kita nasundo. Hindi, sinabi na sa akin yan ni Pascual. Tara. May bisita ka pala dito sa kwarto mo. Chi, si Mercy. Volunteer nurse dito sa baryo. Hi. Mercy, si Chi. Hi. Si Cisco. Akin yan. Ilaw pa. Bakit nagalit yata? Saka ako napapaliwanag sa'yo. Eh, sino naman tong batang to? Ah, si Bukol. Security ko. Security? Siya yung batang sinasabi ko sa'yo. Inihabilin sa akin. Ah, siya ba? Sir! Sir! O bakit, Bukol? Sir, papasok na po ako. Matutulog na po ako. Hindi pwede. Mamaya na. Bakit, sir? Dahil ikaw magiging gwardya ko. Gusto ko yun, sir. Ganun ba? Sandali. Oh. Yan. Sige, mag-gwardya ka. Opo, sir. Karina, sandali. Bitiwan mo nga ako! Huwag ka man takot sa akin. Gusto ko lang makipagkaibigan sa'yo. Malayo na to sa kampo, ah. Bakit narito ka? Naisipan ko lang, Mamarel. Baka sakaling makatsyempo ng usaw baboy damo. Hindi ko alam malayo na pala ako. Wala ka na makikitang hype gubat sa lugar na ito. Mula nang dumating dito ang mga mamumutol ng kahoy. Itinaboy na sila ng mga nakatutulig na ingay ng mga makina. Natakot sila sa ugong ng mga naglalakihan truck na humahakot ng mga troso. At baka hindi magtagal, pati kami matulad sa kanila. Hindi namin sila mapahinto dahil ang katapat ng pagtutol ay baril at pananakot. At wala kaming lakas para lumaban. Ang prioridad namin ngayon ay mga problema ninyo sa legal lagers at land grabbers. Gumagawa na kami ng hakbang laban sa kanila. Baka mabigo ka, Tiniente. Bago ka pa dumating dito, ay may nagtangka ng tumulong sa amin pero walang nangyari. Masyado silang ma-impluensya. Karinang pagpapatupad ng batas ay pantay-pantay. Walang kinikiling ang mahirap man o mayaman. Ang hinihiling lang namin sa inyo ay konting tulong at panahon. Marami ng pagsikat at paglubog ng araw kaming naghintay at umasa sa tulong ng pamahalaan. Pero wala ring nangyari. Ang iba nga'y hindi na nakatiis at sila'y humawak ng baril at sumama sa mga taong tinatawag ninyong rebelde. Ang paghawak ng baril na walang permiso ay tanda ng paglaban. Sa isang sundalong katulad mo, yun lang ang maaari mong isipin. Pero sa mga mahihinang humihiram ng lakas, lalaban sila upang ipagtanggol ang kanilang karapatan. Hindi ba nila naisip na ang pagsapi sa anumang organisasyon laban sa gobyerno
ay mitya ng isang revolusyon. Ang paglalaban ng Pilipino sa kapwa Pilipino. Teniente, ang taong nalulunod ay hindi na namimili ng kakapitan. May tatanong ako sa'yo. Isa ka rin ba sa sinasabi mong rebelde? Pinasasalamatan ko ang maganda mong layunin para sa mga tagapatag at sa aming tagamataas na lupa. Tinatanggap ko ang pakikipagkaibigan mo, Teniente. At sa oras na mapilitan akong humawak ng baril, hindi kita ituturing na kaaway. At ang balang ipuputo ko ay hindi para sa'yo. Ang delivery mo ng supply. Siyempre, ikaw nakadestino rito. Di ko uunahin ko. Tochi, kailan ka pa rito? Mga tatlong araw na. Bukang nawiwili ka sa lugar na ito, ah, mista. Saan ang location nyo? Nandito kami sa grid coordinates 240156. Okay, message acknowledge. Sir! Sir! Rumadyo si Ablan, sir. Napin down daw sila sa grid coordinates, 240156. Kailangan daw nila ng reinforcement, sir. Ngayon. Duber! Sir! Duber, the team to move out. We'll extricate the plan. Yes, sir! First team, form! Hindi ba delikado dun sa pupuntahan mo? Huwag ka magkalala. Basta, doon na tayo sa chopper ko para mabilis. Sige. Sir! Team are accounted for, sir. Ready to move. Let's go! Lito. Lito, mag-ingat ka! Move out!
naman! Sir! Walang kwenta kung mamatay ako! Masakit na rin ang buhay ko, sir! Napakasakit, sir! Hindi ba ano siya tip-tip ko, sir? Masakit! Alam kong masakit ang nangyari sa'yo. Pero mas masakit ang tama ng bala. Nawalan ka man ng asawa. May anak at magulang ka pa rin iiyak. Ngayon, kung wala na silang halaga sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Huwag dito, Lito. Makakarating sa'yo kung kailan at saan. Natutuwa ako at nagkita tayo muli, Rodel. Ganon din ako, Lito. Hindi sana dito. Hindi sa ganitong sitwasyon. May balita sa akin ng mama mo tungkol sa'yo. Pero hindi ko inaasahan na dito tayo magtatagpo. Nagulat nga ako nang malaman kung ikaw palang tinatawag nilang Ka-Fidel. Nasa akademya pa lang tayo, alam mo nang nasa sa loob ko. Hindi ako naglihim sa'yo dahil kaibigan kita. Higit pa sa kaibigan. Kapatid ang turing ko sa'yo, Rodel. Mula pa sa pagkabata ay magkasama na tayo. Away mo, away ko. Magkasangga tayo sa lahat ng bagay. Dito ba magtatapos ang pagkakaibigan natin? Lito, sundalo ka. Rebelde ako. Magkaiba tayo ng ideolohiya. Sa oras na magkita tayo muli, may iiwasan ba natin ang maglaban? Bakit hindi? Kung magbabalik loob kayo sa pamahalaan. Hindi naman pamahalaan ang nilalabanan namin, kundi ang mga taong namumuno. Ang mga nagsasamantala sa kapangyarihan. Nagpapayaman. Hindi iniisip ang kapakanan ng maliliit. Ang pinaglalaban namin ay ang masang Pilipino, Lito. Ang masang Pilipinong sinasabi mo ay handang maghintay. Handang magtiis hanggang dumating ang pagbabagong sinasabi mo. At di nyo ba naisip na sa bawat katawang bumagsak sa lupa, may asawa at anak na nauulila? At sa bawat isang namamatay, may magulang na nawawala ng anak. Sumuko ka na, Rodel. Nakabaon ang buong pagkatao ko sa niyayakap kong simulain ngayon.
Hindi pa itong tamang oras para isuko ang pinaglalaban namin. Sana sa susunod nating pagkikita, hindi na ikaw si Teniente Madarang. At hindi na ako si Cafidel. Rodel. Salit ng muntong ito. Tsak na magkikita tayong muli. Tinubos ko yan para sa'yo. May utang ka ngayon sa akin. Tatanggapin ko to dahil galing sa'yo. Kung sakaling hindi ko mabayaran, ibabalik ko to sa'yo, Lito. Mag-ingat ka. Hindi. Ikaw mag-ingat. Hindi ka dapat nakipag-usap sa militar na yon. Nang wala pa yung tulot sa itaas. Huwag kayo mag-isip na masama sa akin, Caroli. Walang kataksi lang nagaganap. Nagkita lang kami bilang magkaibigan. Gusto ko lang ipaalala sa iyo, Capitel. Kaibigan man, magulang o kapatid, kapag nasa panig ng gobyerno, kalaban. Sige.
Lito, bakit kailangan ko umuwi? Kung ang iniisip mo yung mga bata, huwag kang mag-alala dahil hindi sila pababayaan ng inay. Hindi yun ang problema, Chi. Nagiging delikado ang sitwasyon dito ngayon. Eh, yun naman pala eh. Bakit hindi ka pa sumama sa akin pagbalik ko na Maynila? Sundalo ako. Mas kailangan nila ako dito. Tama nga ang sinabi ni inay. Mas pinapahalagan mo ang pagiging sundalo mo kaysa sa amin. Mahal kita, Chi. At kayo ang pinakamahalaga sa buhay ko. Kaya lang lahat kami may sinumpaan tungkulin. Sila man ang may mga pamilyang katulad ko. Si Pascual, bihirang makita ang pamilya. Kaya lumaki ang mga anak na halos hindi siya nakikilala. Si Cano, namatay at nailibing ang ina na hindi man lang niya nakita. Si Tiber, tumanda ng binata dahil inukulan niya ang panahon niya sa serbisyo. Si Abanyo, parang sira ng moral dahil iniwan ang asawa. At maaari rin mangyari sa atin ang nangyari sa kanila kung hindi mo ko intindihin, Chi. Konti pang unawa na lang hinihiling ko, Chi. Pinapangako ko. Oras na matanggap ko ang order for schooling. Magre-request ako ng masahin sa Maynila. Hindi na tayo magkakaiwalay. Ako eh. Kailangan ba ako pang umarap sa'yo para palusutin mo lang mga troso ko? Gusto ko lang makita ko ang papeles sa mga trosong yan. Ay legal o hindi. Kung gusto naman ninyo, sa kampo na tayo mag-usap. Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat kayo. Ang apat kayo, kayo musalta ka. Akala mo kung sino kayo matatapang. Di ba ako kilala, no? Di mo ako kilala. Ang mga tatay! Kaya ligal! Kaya hindi ligal ang mga yan! Tutuloy sa biyahe, mga yan! Sige, mabe! Nadali! Kung ang lahat ng otoridad na nakakaharap mo ay kaya mong bastusin, bibigyan kita ng leksyon para maturuan ka ng magandang asal. Arestado kayo lahat! Lasing ka ba? Hindi ba pinagbabawal sa inyong uminom pagka-duty kayo? Ako, arestuhin mo! Kaya mo ba akong arestuhin? Alam ko may pinagmamalaki ka. Pero para ka lang langaw na nakatungtong sa kalabaw. Mali! Ako ang kalabaw na susuwag sa'yo! ¡Andremos!
Capitel, ano ang napag-usapan sa Committee Central? Utos ng partido na kailangan pahinain natin ang pwersa ng militar para sa paghahanda sa isang malawakang opensa dito sa Kalinga, Payaw. Lito, ang latest intelligence report, maaari sila sumalakay, hindi lang matiyak kung kailan. I want you to take your men to that detachment. Palis na nga kami, sir. Any further instructions? Gusto ko lang liwanagin sa iyo, Lito, na kung sakalit kayo mapapalaban, your orders are, hold the fort. Yes, sir. Ayos ba? Kabanyo, let's move out. Ang ginagawa mo dyan? Ibanis tayo, sir. Halika. Kami lang. Hindi ka maaaring sumama dahil delikado. Dito ka lang. Pero gusto ko makita ang malinis ang kwarto natin pagbalik ko, ha? Opo, sir. Mag-ingat mo kayo, sir. Sige. Pagdating na pagdating ko sa Maynila, nagpa-check up agad ako. At alam mo, Lito, positive na nagdadalang tao ako. Magiging tatlo na ang anak natin. Sana naman, tuparin mo ang pangakong magkakasama-sama na tayo. Saan kayo, sir? Tinyente Madarang, kami ang reinforcement ninyo. Kanina pa namin kayo hinihintay, sir. Siyo nyo. Wala, sir. Nasa bayan. Ilan ba kayo rito? 15 ho, sir. Pero sa ngayon, tatatlo lang ho kami. Saan yung iba? Eh, sir. Di bale. Tiber! Sir! Secure the area. Yes, sir. Move it! Huwag ka mabigla.
Mga military rin kami. Sergeant Santos, Constabulary. Mendoza! Sino yung mga yan? Mga military daw, sir. Sarge, ba't ganyan yung sasakyan nyo? Nasira kasi yung service namin eh. Pupunta kami sa Sitio Tigabunga. Kadadaan lang dito ng tropa ni Teniente Madrang, sir, ha? Sige, Sarge, tuloy na kayo. Brad, pwede ba makainom? Sir, adatoy ni Sargento Santos. Agtugaw ti barracks, aginom daw, sir. Sige, papasukin mo. Sarge, pasok daw kayo. Oh, yung mga may gustong uminom dyan. Abad, mukha ng tubig. Yes, sir. Maganda itong lugar nyo rito, Sarge, ha? Masyado delikado rito. Salamat. Mga tao yun, ah. Pero Santos. Sir! Sir! May dumarating! Sir, ayun po, oh. Sir, doon may grupo rin papasok. Sir, putukan na natin. Huwag muna. Siguruhin muna natin. Take your positions! Clear! Thank you.
Valentino Cano, tumakas na kayo kung gusto pa niyo mabuhay. Hindi ba kaming nag-request sa iyo? Saan nga bang madistino? Sama mo kami. Hindi ka namin pwedeng iwanan. Magsama-sama na tayo mabatay dito. Ano pa magagawa ninyo? Wala na kayong may tutulong sa akin! Umalis na kayo! Sabi yung malis na kayo! That's an order! Move out! Kapan nyo! Sir, hindi pala masakit ang tama ng bala. Ang masakit ay iwan ka na. Tayo!
arena ito! Sumuko ka na! Alang-alang sa mga anak mo at asawa! Nakikiusap ako! Sumuko ka na! Tiniente, huwag ka nang lumaban! Tiyak na mamamatay ka lang! Tapusan mo na ito, Lieutenant Madarang. Kung bubuhayin natin siya, maaari natin siyang pakinabangan. Marami tayong kasamahan na nasa kamay ng pamahalaan. Maaari natin siyang gamitin pamalikbiyag. Hindi kaya ang tunay na dahilan ng pagpigil mo sa akin ay dahil sa kaibigan mo siya. May batas din tayong sinusunod, Caroli. Nang isang taong walang laban, hindi pinapatay. Ang batas na sinasabi mo ay ginawa natin lahat. Bakit hindi natin hayaan sila ang humatol? Ang buhay natin niyan-tinyan ay hindi sapat na kabira sa mga kasama natin namatay ngayon. Hindi siya dapat buhayin! Patayin si Madarang! Patayin! 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 Patayin yan! Thank you.
Mayo 25, 1985. Kabugaw Kalinga Apayao nang magwakas ang buhay ni Tiniente Aniceto Lito Madrang. Ang kanyang kasaysayan ay mananatiling buhay at hindi kayang burahin ng panahon. Dahil sa kanyang ipinakitang tapang at kabayanihan, siya'y magsisilbing alamat at inspirasyon sa mga kapwa niya sundalo.